Good day, everyone, and let's continue our discussion because last meeting we discussed about information on how we are going to gather information, and also last meeting we discussed interview, and now this is the continuation of the second I of the criminal investigation, and that is the interrogation. Don't forget, class, that this interrogation, kasama niya yung interview. So interview and interrogation. So hindi lang natin naidugtong noong discussion natin. And by the way, sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe, share, and click the notification bell for you to be updated on our next criminology discussion, no? So, as you see, our topic is all about interrogation. So, ano ba ang pinagkaiba nito sa information interview, itong interrogation? So, interrogation, kinakailangan na dito yung skills, no? So, dapat magaling ka dito. If you are the investigator and you are going to apply interrogation, dapat knowledgeable ka. Sabi nga natin, first requirement, first character of a good investigator, you must be knowledgeable. Yeah, knowledgeable. Knowledgeable what? Of course, everything. You must be knowledgeable not only legal, but also to include human behavior. Important yan, ano, sa isang investigador. And okay, bakit di nagmumog? Ayun, nagmog. Yan, no? So ano nga ba ang interrogation, class? When we say interrogation, this is the vigorous and confrontational questioning of a reluctant suspect about his participation in a crime. So this is, you are now applying interrogation if the suspect is reluctant, or ibig sabihin, hindi nakikicooperate sa pagtatanong-tanong mo. Sa pagkandak mo ng investigation, hindi mo makita na tumutulong. Hindi mo maramdaman na he is sincere, o kaya ay he is not answering your question. That's why that suspect or that subject, you need to apply interrogation. What is the purpose why you are applying interrogation? Ang purpose mo is, of course, to extract information, particularly you are going to obtain admission and confession. Yan, no? So ano nga ba ang admission at ano nga ba ang confession? Let's continue, ano? Mamaya ma-encounter natin kung ano ang pinagkaiba ng admission at confession. So dito muna tayo sa goals of interrogation. So, ano nga ba ang goals ng interrogation? Number one, to find out the truth about the crime. Of course, why you are conducting interrogation? Bakit ka nag-i-interview? Bakit ka kumukuha ng information? Ang unang-unang reason niyan is for you to find out the truth. Kung ano yung totoo. Alimbawa, sinasabi nila, no, na ang suspect, ang nakita nilang pumatay ay si Juan de la Cruz. Is that true? Okay? That's why you apply interrogation. Sinasabi nila na si Juana, siya yung witness. O, di anong gagawin mo? No? You apply all of this, okay, for you to find out the truth about the crime. No? And next is to obtain an admission or confession of guilt from the suspect. So ito na yung sinasabi natin kanina.
Ano ba ang pinagkaiba ng admission at confession? Kapag on the process of investigation or interview, umamin yung suspect. Sabi niya sa'yo, "Sir, ako po talaga yung gumawa ng krimen." Okay? So yung pag-amin niyang yun, ako yung sumaksak. Ganon. Sinakal ko siya, kaya siya namatay. Okay? Ako yung nagtulak, kaya siya nahulog, kaya namatay. Okay, that is confession. Kaya ano naman ang admission? Ang admission is partially or partly you are admitting but you are not the one committing it. So just like, sir, nandun ako. Ayun. So he is there when the crime was committed. But he's not the one committing it or committed the crime. So yun ang pinagkaiba ng admission sa confession. So kapag na-establish mo yun, then malaking bagay yan ano, sa pag-usad ng investigation mo. Next, to gain all facts in order to determine the method of operation or yung tinatawag nilang modus operandi, no? So ano nga ba itong modus operandi na ito? Yun nga, yung sinabi natin, ito yung other word nito ay method of operation. So just like for example, so umamin na, no? Na sila yung gumawa ng krimen. Nagnakaw sila gamit ang acetylene. Kaya nila nabuksan yung bolt ng paglagyan ng pera o kaya ay pinasok nila, ninakawan nila yung bangko. So ibig sabihin, yun yung modus operandi nila, pati yung oras ng pag-operate nila. Halimbawa, hating gabi nila in-operate yun. Yun yung mga modus operandi. At saka, pwede mong ma-determine din yan, ano, kung sino-sino pa yung mga kasamahan niya on the previous record na naka-blatter, no? O kaya ay naka-record doon sa police station about the modus operandi. No? So baka may mga link pa yan, ano? May mga kasamahan pa yan, hindi lang pala siya. Yan. And next is collect information that guides investigator to arrive at a logical conclusion. So of course, if you are the investigator, you are now going to conclude that really the one that you arrested is the one committing the crime or the one committed the crime. Diba? So kaya you can now continue to maybe after your investigation, meron pa tayong discussion kasi na instrumentation. After all, the three eyes of investigation, then you are now going to file a case because you have already established the evidence in order to prosecute the suspect. So that is the purpose or goals of interrogation. So ito na yung sinasabi natin kanina, what is the difference, ano, yung confession at admission? So in confession, that is the declaration of the accused, acknowledging his guilt. Ayan, ha? Acknowledging his guilt. Kagaya ng nasabi natin kanina, yes sir, ako yung gumawa, ako yung pumatay, ako yung bumaril, ako yung sumaksak. That is confession. Pag sinabi natin admission, this is acknowledgement of a fact, no? Natutuo naman na may nangyari, may na talagang namatay siya, no? O kaya ay circumstance without accepting guilt. So hindi niya inaamin o kaya ay hindi niya sinasabi na siya yung gumawa ng krimen. Sinasabi lang niya na nakita niya. Okay? Nakita niya na nabaril yung biktima, nakita niya yung bumaril. So ibig sabihin nandun siya nung nangyari ang krimen. That is called admission. But take note, class, that all of this is not admissible
kung walang assistant ng kanyang counsel. The acknowledging of confession and admission must be in the presence of his counsel. Pag sinabi natin counsel, yung kanyang abogado, to be admissible as evidence in court. Okay? So we have kinds of confession. We have the extrajudicial confession and we have also the judicial confession. Pag sinabi natin extrajudicial confession, this is made by the suspect during custodial investigation. So ibig sabihin, this confession is made during the interrogation. Pag sinabi natin custodial investigation, that is investigation within the jurisdiction of the police. Okay? So, yan ha. So, umamin na siya. That is extrajudicial confession. And we have also number two, the judicial confession. Kung meron tayong extrajudicial outside of the court, meron din tayong in the court. Okay? Where the accused confess, no, in an open court. So, the plea of guilt may be during arraignment. Pag sinabi nating arraignment, yan yung pagbasa ng kasalanan or yung kaso. Kaya nga nanunumpa sila if they are guilty or not guilty. Okay? So, sasabihin naman nila kung sila ay guilty, then inaamin na sila. So, that is judicial confession. No? And next is we have also the kinds of extrajudicial confession. Ito na, yung nasa loob ka ng police station or you are on the jurisdiction of the police investigator. So ano ba yung kinds of extrajudicial confession? Meron tayong voluntary extrajudicial confession. This is the acceptable kinds of extrajudicial confession. The confession is voluntary. Pag sinabi natin voluntary, hindi ka pinilit, hindi ka tinutukan ng baril. So kaya ka nagsalita kasi nakumbinsi ka. Kaya nga dapat magaling ang investigador for you to convince if that suspect is really there or the one who has the direct participation in the crime. Dapat magaling ka for you to na mapaamin mo, no, yung isang tao. Yan ang mahirap, ano, pinapaamin mo yung isang tao, eh kinakailangan talaga ng skills yan. Ha? So, yung involuntary naman, extrajudicial confession, no? So nagsalita lang yung suspect mo. The confession obtained was through force. Kaya siya nagsalita dahil pinilit mo. Threat, no? So intimidation, duress or anything influencing the voluntary act of the confessor. Pinagbantaan mo, napapatayin mo siya. O kaya ay nagbanta ka, napapatayin mo ang kanyang mahal sa buhay. So that is called involuntary. Kaya siya umamin, napilitan lang siya. Yan, involuntary extrajudicial confession. Future investigator, do not do that. Maraming gumagawa niyan. No? May mga kaibigan tayo, inuhuli ng mga pulis, binubugbog doon sa kulungan. Yung isang kaibigan natin, nahuli siya kasi may nakaaway siya sa isang inuman. Eh, hindi naman siya sila nag-away, dinampot kasi siya yung umpisa ng gulo. Dinampot, ano, nung natutulog, biglang pinasok ng pulis, binugbog. No? Binugbog ng binugbog. So do not do that. Future police officer, respect the human rights of every individual. Violating that
baka kayo pa ang makasuhan at matatanggal pa kayo sa trabaho. No? So be careful. Always apply maximum tolerance kahit na galit ka na. Kahit na siya na talaga ang pinakamasahol na criminal. Do not apply or do not enforce this one, no? Through force, threat, intimidation, or whatsoever. Nabubugbugin mo, papahirapan mo, tatakutin mo. Okay? So, take note for that. Confession obtained from the defendant by means of force or intimidation, violence is null and void. So, ibig sabihin, walang kwenta. Yan yung tinatawag nilang technicality. Abuse of authority. Mababaliktad yan, ikaw pa ang makakasuhan na pulis. A confession made under the influence of a spiritual advice or exhortation is not advisable or admissible also. Okay? Just like for example, you get a, nalaman mo na ang religion niya ay, example lang ito ah, ang religion niya ay Iglesia ni Cristo. Ang ginawa mo naman, may kaibigan kang INC, no? Kinuha mo siya para lang pilitin na paaminin mo. No? So, by influence of spiritual leader or spiritual advisor, kahit umamin yan, that is not allowed. Okay? So, the same true as confession made under the influence of paternal sentiment is not advisable as evidence also. So, tinawag mo yung kanyang mga magulang. Pinilit mo na paaminin siya. Bawal din yan. Okay? So, dapat voluntary in nature. Kaya nga lang, plus, technique pwede. No, technique lang. Pero, tingnan natin ano on how we are going to relate this one. Kasi kung talagang hindi amin at mayroon ka namang on your discretion, sabi nga ng discussion natin noon, gamitan mo ng discretion. If in your discretion, your suspect is really the one. 100% ka na siya yung gumawa. And you need to exert extra effort, tactics, strategies in order to gather confession, voluntary extrajudicial confession. So, papaano? So, later on, yung next na topic natin yan. Okay, so first, we have the phases of interrogation. So number one, planning and preparation. Likewise, also in interview, number one, ang planning, no, and preparation. Same true sa interrogation. Ano ba ang kagandahan nito? Of course, para mapaghandaan mo, ano yung gagawin mo, ano yung itatanong mo. Kaya kailangan mo munang magplano. Alamin mo kung ano yung kaso, ano yung nangyari sa crime scene, no? So, this refers to the interrogator keep himself aware on the situation and he must observe and analyze the interrogee without his knowledge. Pag sinabi nating interrogee, yung suspect that you will undergo for interrogation. Ang tawag naman sa mag-interrogate, interrogator. No? And next, number two is approach. Okay? So, same also sa interview. No? So, you must take a good step, good approach, no? When you are going to mingle with your suspect. So, in this step, the interrogator should keep in mind to gain rapport with the subject. Yan, ha? Interview, interrogation, meron yung rapport na tinatawag, yung friendly manner
yung magandang ugnayan ninyong dalawa. That's why you must choose, you must see to it that you have a good approach. Okay? And then next is now the questioning. No? Questioning na. And this is considered the heart of interrogation. Why? Because in questioning, that is the investigator will now apply his skill as a good psychologist, as a good criminologist, kung criminology man siya, o kaya ay as a good investigator. Okay? So, kasi ang purpose natin ay maka-extract ng information. Not only that, we are going also to obtain admission o kaya ay confession. That's why napaka-importante yung skills in questioning. No? Kaya tinawag yan na heart of interrogation. Kung hindi ka magaling magtanong and your subject is not cooperative, then maybe sayang lang yung oras mo na nandoon na nagtatanong sa kanya. Kasi walang bearing, no? Walang output, no? Walang outcome, walang nangyari. Kaya sayang. No? So, next is termination. This refers to the ending of the interrogation process and it should end in a friendly manner. Ayan. Just like yung courtesy na diniscuss din natin sa interview. So, mag-say thank you ka, no? Pag natapos na yan. Okay? And then, recording. This refers to a place in document the result of the interrogation. In this process, it is advisable to take record all conversation. Baka sabihin niya, ah, pinilit kasi ako, sir. Ah, pinagbantaan niya kasi ako, sir, kaya ako nagsalita. At least meron kang maipapakita or meron kang ebidensya na hawak na hindi mo siya pinilit. In other country, yung mga napapanood nating mga investigative movie, pag interrogation, nakakuha niyan, ano? Meron siyang one-way mirror. Ano yung one-way mirror? Namo-monitor siya ng ibang mga expert o kaya ay yung hepe nila or other police investigator. On the conduct of the interrogation, namo-monitor at naririnig pa nila kung ano yung sinasabi ni interrogator doon sa loob. Kung ano yung tinatanong niya, ano yung sinasagot, naririnig nila. Okay, kaya kapag nagbanggit ng pangalan, yung subject, tinitrace na naman kagad-agad nila yung mga nakikinig. No? Tinitrace nila kung sino ba yun. Limbawa, Atong Ang. Example lang ito. No? Yung mga in-check na mga pangalan or mga pangalan na yan, bine-verify nila kung ano yung pagkakakilanlan. Kung may record ba. Kaya nga yun ang importante sa modus operandi record. Na-trace nila kung yan ba ay dating mga criminal, may history na paggawa ng krimen, na-trace nila, kasama pala ang mga ito. Talagang nagsasabi siya ng totoo. Mga ganun yan. And then next is reporting. This is the end product of the interrogation. So you can now sum it up. Ano? Isasummarize mo na yan. I-re-record mo na yan. By means of report, no? Lalagay mo na yan, ipa-file mo na for future reference para meron kang magamit sa kung mag-pursue man yung kaso, at least meron kang mga ebidensya. Yan. Now, in interrogation, ina-applyan kasi ito class ng techniques. Dapat may technique talaga. Since ang definition ng interrogation, this is a skillful questioning of a person who is reluctant in giving information. That's why meron ito, itong mga techniques na ito. Okay? So you can, if you are the interrogator, you can apply any of this. Ang purpose lang naman ng ito is for you to get the confidence of the subject or let's say you establish, you know,
sympathetic approach, no? Friendly, you can be friend sa iyong subject. And all of that, the purpose of that is for you to get information, accurate information. No? O kaya ay ang purpose natin ay makakuha tayo ng mapa-confess natin o kaya ay mapa-admit natin yung suspect. So number one is emotional appeal. Alam nyo, when we say emotional appeal, okay, this is a technique conducted in order to extract something to your subject. Because in this, you are now going to combine your skills an actor and a psychologist. Okay? So just like paano naman pare kung ikaw yung namatayan? Something like that, no? So tinitira mo siya emotionally, no? Para sa ganun makonsensya at magbigay siya ng kanyang statement kung ano talaga yung nangyari. Yeah, no? So we have also sympathetic approach. So when we see sympathetic approach, you are now offering help, kindness, friendliness. Your purpose is to win his cooperation para makikooperate siya. Yeah? Kasi nga, hindi nga siya nakikikooperate eh. So anong gagawin mo? So yan muna ang gagawin mo, no? Applying emotional appeal or applying sympathetic approach. Yan, no? So yung iba, tinatanong kung nagugutom ka ba? Anong gusto mong pagkain? Pag sinabi niyang galing sa Jollibee, di, sige, bili ka. What is 100 pesos? Yung 100 pesos na yan pala yung magti-trigger sa kanya for you to win yung kanyang cooperation. Di, solve na ang kaso. Ano ba? Ito, maliban sa sympathetic, we have also friendliness. Okay. A friendly approach. Ayan, friendly approach. Alam naman natin yung friendly approach, no? You are always smiling, yan, no? And yung walang gap, no? Yung pag nakikipagkwentuhan ka, wala, parang magkaibigan na magkaibigan talaga kayo. Matagal mo na siyang kakilala. Parang ganun yan, no? And of course, coupled with posture of sincerity, may induce the suspect to confess. Ayan, yan ang purpose natin para ma-win natin yung cooperation niya at saka makapag-confess siya or mag-admit siya. Okay? Next step is strategies is the trick and bluff techniques. Take note that this is just a bluff. This is just a trick. Pain, parang ganon. No? Gumagawa ka ng pain na para ang purpose mo lang ay makakuha ng information. So, number one, under tricks and bluff techniques, the pretense of solid evidence against the accused. Kung meron kang matibay na ebidensya, kaya kausapin mo siya, alam mo, pre, no? Meron na kaming mga ebidensya, no? I-confirm ko lang kung ano ba. Yan. Parang ganun lang ang gagawin mo, no? So, kung ikaw naman, yan pala silang ebidensya. Hindi mag-isip-isip ka na, di ba? Parang mag-isip, paano na kaya to? O di, no choice. Kung talagang siya, mayroon siyang kinalaman, talagang mag-a-admit o kaya ay magko-confess yan. And next is the weakest link. No? Meron akong napanood dito, ano yung weakest link. Di-discuss din natin yan sa susunod. Isang investigative movie yun. Yun ay isang pagpatay. Ano? So, ang nangyari kasi, ang istorya nun, yung trabahador, so, nagtatrabaho sa construction work, isang construction site. He is a construction worker.
And it so happens, siguro talagang dahil na rin sa bugso ng damdamin, ika nga, no? Parang there's something wrong, siguro yung nararamdaman niya, kaya umuwi siya, no? So pag uwi niya, at lumalapit siya sa pintuan, meron siyang naririnig, no? Na it is a usual sound to him. Eh yun pala, no? Nung unti-unti niyang binuksan yung pintuan, eh meron palang ibang, no? Let's say, ano bang term? Meron palang ibang kumakabayo. Kumakabayo sa kanyang asawa. Yun ang story. Tapos ang nangyari, dahil na rin sa galit, no? So ikaw nga naman, you caught in the act, ha? Na yung ahas, eh talagang nakita mo yung ahas, ha? Ay, lahat na ng dignidad mo, kinakain na ng ahas. Yung pagkatao mo, winawasak na ng ahas na yan. So ang ginawa ng lalaki na ito, kinuha niya yung samurai, and then there and there, sinaksak niya, no? O kaya ay in short, pinatay niya yung dalawa. So bumalik itong construction worker at kinaumagahan na discover nila may krimen nang nangyari. Yeah. So of course, here comes the investigator to investigate. At wala silang ibang makita na gumawa kundi yung asawa. Ang problema, nagdi-deny yung asawa. No? Nagdi-deny. Sabi nga, nasa construction site ako. Eh nag-imbestiga naman sila. Pumunta sila sa gwardiya. Oo sir, nandito siya. Eh ito yung time-in niya, ito yung time out niya. So walang sign doon na lumabas siya. No? Yun pala. Pero paano nag-confess? Ginamit ni investigador itong weakest link. Tinanong-tanong nila, no? So sino ba ang mahal mo? Ganun-ganun hanggang sa na-discover nila na ang pinakamahal niya ay yung bunso niyang anak. Ayan. So sinabi ng investigador, ang technique naman ng investigador, kung sasabihin mo sa amin ang totoong nangyari, if in case man na makulong ka, tutulungan ka namin. Kasi ang kaso mo ay dischero. Kung aaminin mo, no? Ang penalty mo lang ay dischero. So ibig sabihin ng dischero, hindi ka makukulong. Kahit na ikaw yung pumatay, no? Kapag ganung mga sitwasyon, later on i-explain yan ng law professor mo. Sa ganung sitwasyon, kung napatunayan na guilty ka sa pagpatay, sa ganung sitwasyon, hindi ka makukulong. Hindi ka makakasuhan ng ano yan? Makukulong ng 40 years reclusion perpetua kasi nakapatay ka ng dalawang tao pa, ang sentensya mo lang ay dischero. So ibig sabihin, within 25 kilometers, huwag ka nang pupunta dyan sa lugar na yan, sa pinangyarihan ng krimen. So lalayas ka. Pupunta ka sa ibang lugar at doon ka na mamuhay. No? So yun yung sinabi ng investigador, eh dahil mahal na mahal niya yung kanyang anak. Kaya on the movie, niyakap niya and then nag-confess siya. And then sinabi niya na mayroon palang butas na alam niyo parang high school ano na may tinatakasan tayo, hindi tayo dumadaan sa gate. Doon pala siya dumaan, no? Dahil nga sa instinct niya, yung damdamin niya na linuloko siya ng kanyang asawa. So ganun yung nangyari, so na-caught in the act niya. Yeah, no? So that is the essence of weakest link. Either a member of the family, loved ones, friend, no? Yan. And of course, drama. You can also, pwede kang, no? You will apply your skill as an actor dyan sa drama. Kaya, alam naman natin, iba't ibang tao ang kinakausap mo. So, minsan yung personality natin, dapat tayong lumebel sa mga tao na kinakausap natin. And then feigning contact with family members. So ibig sabihin na mayroon ka ng contact sa kanila, eh sinasabi nila na oo, yan ay siya yung gumawa ng krimen. O kaya ay bahala na kayo sir kung ano ang maganda gawin dyan. Yan.
O kaya ay the line up method, no? So the accused is line up among suspect. Yan, tapos ituturo ka, no? So sasabihan ka, and reverse line up, accused is alone and coach the witnesses and victims are pal to make accusations against the accused. Yan, ituturo ka ulit dyan, no? So yan ay mga tricks and bluff. Kasi ikaw na yung accused eh. Alam na nila, you are already the suspect. Ang gagawin mo lang, ang gagawin lang kasi ni investigator ay para ma-confirm na magmumula sa iyo yung pag-amin, no? Kasi alam nyo, kung bakit nila ginagawa yan, may legal kasi yan, implication sa kaso mo kung aamin ka. Alam nyo, sa batas natin, kahit ikaw ang criminal, binibigyan ka pa rin ng chance ano, to reduce your penalty kung ikaw ay aamin sa iyong ginawang kasalanan. At meron tayong parol, no? Malay mo, lahat yan, magkadugtudugtong. Bibigyan ka ng gobyerno if you serve, if I'm not mistaken, 1/3 of your imprisonment. O kaya ay minimum of your imprisonment. Minimum. No? Pwede kang mapalaya through parole. Okay? Yan naman under the correctional institution subject. Okay? So, yan. Ano? And then next is the stern approach. Ano naman itong stern approach? The investigator display a stern. When we say stern, that is the demand immediate response. Yung magre-react ka, no? So, personality towards the suspect by using the following method para mag-react ka rin. No? Eh, halimbawa, hindi nagsasalita. Kinakausap mo, hindi nagsasalita. Oh, you can apply this one. Aside sa mga nabanggit natin, emotional, sympathetic, friendliness, no? In-apply mo na yung tricks and bluff. Okay? Oh, ito. Jolting. No? So pag sinabi nating jolting class, in the questioning process, the investigator select the right moment to shout a pertinent question in apparent righteous outrage. Kung ba, parang tumatiming lang si investigator. It's like, ikaw ba ang pumatay? Mga ganun ba? Ano yung pabigla-bigla? Ano? Eh, interrogation nga eh. No? Pabigla-bigla. Okay? The suspect nerves will break to a confession. Ay, yes sir, yes sir. Oh, ganun naman siya kung medyo natatakot na. Okay? And then, opportunity to lie. Ito na bang opportunity to lie? Magtanong ka muna. No? Magtanong-tanong ka sa kanya. And then, hayaan mo lang. And then, saka mo siya bibirain na ikaw, nagsisinungaling ka. Kasi ang totoo, ito. Ito ang totoo. Ang totoo, ito. O kaya ay pagkwentuhin mo muna tapos kinabukasan, saka mo siya tatanungin, no? O, ito, ang sinabi mo, ganito. Ang sinabi mo, ganito. O, sisinungaling ka. Kaya mag-confess ka na. Nalalaman, malalaman at malalaman din namin. Ayan, mga ganyan na mga strategy. Matt and Jeff. Okay? O kaya ay the sweet and sour method. Pag sinabi nating Matt and Jeff, ito yung dalawang ito yung common ano na sa mga pelikula napapanood natin ito. Yung isa matapang, yung talagang high blood. Yung isa naman mabait. Yan. So pasok muna si mabait, no? So pasok muna si Jeff, If I'm not mistaken, siya yung mabait diyan eh. Okay? Pasok muna si Jeff. Kakausapin niya. Role ito, role ng dalawang investigador. Role lang nila ito. Okay? So basta ang essence dito ay merong mabait at merong high blood. Yung matapang, no? Gusto, parang papatayin ka na. Parang ganun yan. Okay? And then yung isa naman, yung isa muna, yung mabait, so kausapin niya. So wala pa rin, ano? So mag-go signal naman itong isa. Wala pa rin. Oh, yung isa, pwedeng sipain niya yung pintuan. Sa kanya ikakasakasa yung baril niya. Okay? Tatakutin niya. Sasabihin naman ni Kwan, relax ka lang, Sarge, o relax ka lang, buddy. Pang-sampo mo na ito na patayin kapag hindi ka kumalma dyan. Oh, yan. Tapos pag kakausapin niya, pag hindi ka pa rin magsalita, ibibigay na kita dito. Sino ba naman hindi matatakot, di ba?
ibibigay ka na doon pala sa may baril na kinakasakasak pa niya yung baril niya. Pero ito ay mga kwan lang ito, mga tricks, no? Mga kwan lang ito, tactics lang ang mga ito. And then next one is removing the ethnic or cultural barrier. Alam niyo kasi ano, minsan na if you are the police investigator at ikaw ay Tagalog or Ilocano, Bisaya yung Bisaya man yung kausap mo, eh, hindi siya marunong mag-Tagalog, no? Huwag mong pilitin. Na yung huwag mong pilitin, huwag mong persahin, mag-Tagalog ka. Mag-English ka. Mag-Ilocano ka. Hindi nga niya alam eh, no? That's why removing the ethnic or cultural barrier. So ang gawin mo, eh, yun pala ang problema eh. Ang problema yung language eh. Edi magtawag ka ng nakakaintindi dyan. Di ba? O siya na ang, o kaya interpreter para magkaintindihan kayo. Ganun yan, no? And then, searching for the soft spot. Ayan, yung na-discuss natin, ano, kanina. Searching for the soft spot. It's either... Yan, oh, nandiyan, oh, your youngest child, your wife, it's either the soft spot is your mother, brother, okay? Yung mga ganon, yung mga mahal mo sa buhay na pwedeng tutulong na, no? You know, sa investigation, okay? So we have additional modern techniques in interrogation. We have the rationalization. Itong rationalization na ito is the use of reason. It's like parang gina-justify mo ano yung ginawa niya. Oo nga, ano, dahil sa hirap ng buhay, kaya naintindihan kita, kaya ka nagnaraw, kaya kung hindi sana siya nagsalita ng ganon, hindi mo na siya, sana siya pinatay. Something like that, no? That is called the rationalization. The use of reason which is acceptable to the subject that lead to the commission of the crime. Kaya nangyari yon, parang, alam mo, yung kaibigan, parang kaibigan ka na gina-justify mo yung ginawa niya. Yan. Okay? And the next is projection. Yung projection naman, pinoproject mo. You put the blame to the victim, no, or to other person. Just like rape case. Eh, yun nga eh. Kung di sana nagsuot ng mga ganon, di ka sana nagkaroon ng arousal. Di ka sana, hindi mo sana siya na-rape. O kaya ay, kung di sana siya bastos, di hindi mo sana siya ginanon. O kaya ay, no? Marami, maraming mga kwan, no? So you are projecting the blame to other person. And also the number three is the minimization. This is the act of minimizing the culpability of the suspect. The investigator convinces the suspect that a confession will reduce the offense and the penalty. This is true. That when you convince the suspect to admit, to confess, then marireduce. Nasa batas naman natin yan. Ano? Nasa batas natin yan. Marireduce yung kanyang penalty. Okay, kasi ang penalty kasi natin is indeterminate sentence kasi. Ano? Pag sa criminal case, indeterminate yan. Meron siyang maximum, may minimum, may medium, may maximum penalty. So, halimbawa, maximum ang kwan mo or kaya ay ang kaso mo ay reclusion na perpetua, one lower degree. Pag degree, iba naman yung mababang penalty. Reclusion temporal na lang ang ipapataw sa iyo. Bakit? Kasi you admitted, you confess, no? You confess that you are the one committing the crime. So ibig sabihin kasi ng batas natin, inaamin mo, nagsisisi ka, kaya mo inamin na kagad-agad. Kasi kung di mo aminin, hahayaan mo na, you prove my guilt. And then whatever your verdict, I will accept it. Kung ganun kasi, eh wala. Saan nila parang consideration yan na dahil umamin ka,
Ito, consideration. Hindi ka umamin, eh, walang consideration na ibibigay sa iyo. Yan. We have also a sign of deception. Pag sinabi nating deception, nanluloko lang. Hindi nagsasabi ng totoo. Dinadaya ka na investigador. So tingnan ninyo, baka hindi siya nagsasabi ng totoo. Ito daw yung mga sign that a person is deceptive in his answer. Just like number one, pulsation of the carotid artery. Yan. So kung mapapansin mo daw dito, so pumipintig, no? Ganun daw kasi eh, kung nagsisinungaling daw ang isang tao, nagkakaroon ng physical reaction. And that is one of the reaction. Okay? Excessive activity of the Adam's apple, no? Tilmon nga tilmon. And then avoiding the eyes of the interrogator, so hindi siya maka titig sa iyo, no? Swinging one leg over the other, so hindi siya mapakali. No? So those are the sign, sign of deception. Parang hindi siya seryoso, niluloko ka lang, yung sagot niya hindi totoo. Dryness of the mouth. Swearing. Lagi na lang nagsuswear. I swear. Ure matay, di ka ruba mi. Ure matay, di ay... di ba, ganon? Ure tamaan ak tikidlat. Oh. No? So, sign of kwanyan, kung laging ganyan ang ginagawa ng suspect. And spotless past record. Or yung tinatawag nilang religious man. No? So, tingnan niyo kasi baka ito, ginawa niya na noon. Nagsinungaling na noon. Meron siyang bad record or previous record. Okay? And not that I remember. Na mga ganyan. Nakalimutan ko na eh. Hindi ko na alam yan eh. Mga ganun. Those are sign. Sign yan na your suspect is not cooperative. He is deceptive. Linuloko ka lang. No? Yan. Next class is we have the modes of extrajudicial identification of the accused. Okay? So, shows up. Yan. Ginagawa yan. Ano? Procedure yan kasi ang mga ito. No? Where accused alone is brought face to face with the witness for identification. For identification lang yan, ituturo ka. Yan, yan yung nakita kong gumawa ng krimen. Ganun naman yung witness. Mugshot. Okay? Yung sa picture, photograph. So, kaya kapag tatanungin yung witness, ikaw witness, kapag ba nakita mo ulit, marirecognize mo ba yung mukha niya na siya? Ah, yes sir. Yan, pag ganun lang sagot mo, ipapakita yung mga picture. Tingnan mo nga dyan, baka meron dyan. No? Yung mga mugshot noon. And then line up where a witness identifies the suspect from a group of persons, line up for the purpose or yung tinatawag nilang police line up, no? So ituturo ka naman, so paparehas na height yan, paparehas yung katawan nila, tapos ituturo na meron talagang witness, no? And then identification will be admissible if it passes the totality of circumstances test which considers the following factors. So ito daw ha, yung para maging admissible, no? Eh kailangan ito. Number one, the witness opportunity to view the criminal at the time of the crime. Witness degree of attention at that time, no? So of course, kung may witness ka talaga, kahit paghalo-haluin mo yan, ituturo at ituturo pa rin kung sino yung gumawa ng krimen. Yung nakita niya. Kasi nakita niya eh. Kaya nga minsan, bilib tayo sa mga witness na they stand under oath. Hindi sila takot. Accuracy of any prior description by the witness. Minsan, tinatanong kasi yan, gaano kakalayo? Kung gabi yan, may ilaw ba? Kaya mo siya tinuturo. Eh, kung mapanindigan niya yan, then your evidence o kaya ay your witness
is admissible, no? O kaya ay meron kang tunay na witness. The level of certainty demonstrated by the witness at the identification. Ayun. Pwede niyang ma-perform, pwede niyang masabi kung anong ginawa ng yung suspect. Length of time between the crime and identification. Yung nakita niya, gaano, pwede niyang masabi. Ilang minutes, ilang segundo, pwede niyang masabi yon kung gaano kahaba yon hanggang tumakbo or hanggang sa nag-report siya sa PNP. And suggestiveness of the identification procedure. Ayan. So those are the identification that a witness must undergo para pumasa siya ano sa totality of circumstances of a witness. Yeah. Okay, so that is on the interrogation. So next topic naman natin is about instrumentation. So see you sa next discussion natin.